Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, former world title challenger na si Vincent Acero Astrolabio ay tila hindi na nakapagpigil na patulan ang ilan sa inilabas na pahayag ng trainer brother ni former 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casimero na si Jason Casimero aka Kuya Lods, nang ilan sa mga naging komento nito na matapos ang masaklap na pagkatalo ni Astrolabio sa kamay ni Japanese fighter WBC Bantamweight Champion Hunto Nakatani by a first round knockout sa kanilang naging laban sa Japan nitong Sabado lang. So matapos makarating sa Team Astrolabio, ang ilan sa mga naging pahayag ni Kuya Lods na ayon kay Silver Boys TV ay tinatrash talk umano ni Jason Casimero ang naging pagkatalo ni Acero sa hapon, kung saan ngay marami daw sinabi si Kuya Lods na hindi naman natanggap ni Acero at ni Coach Nonoy Neri. So dito na rin mga idol ay napakomento si Coach Nonoy na hinamon na lamang nito na labanan ni Casimero si Acero na anytime at kahit pa sa lugar ni Cuadro Alas na sinang-ayunan na rin ni Acero na handa ito sa salpukan. So matapos na rin ang matapang na banat na ito ng Team Astrolabio ay ilang mensahe na rin ang inilabas ni Kuya Lods, kung saan sa live nito kahapon lamang ay kanyang binanggit na napaka-imposible na babagsak agad ito sa naturang suntok sa bodega. So giit pa nito ay may supporter ang tinamaan ng suntok ng hapon, kung kaya't bakit siya nagtataka na ganun na lamang ang pagpilipit ni Acero sa sakit. So banat pa nito ay yung sinasabi ni Coach Nonoy Neri na mahina lamang ang patama, e bakit halos mamilipit sa sakit si Acero? So ibig sabihin ba daw nito ay drama lang ang pinakita ni Astrolabio? So handa rin daw nilang i-demo kung paano ang nangyaring suntok na inaabangan naman ng karamihan ang demong ito. So giit na rin ni Kuya Lods ay walang ginagawa sa kanila si Cuadro Alas at maayos umano ang komento nito na naging totoo lamang. So rito naman mga idol ay tila nag-init na si Astrolabio at sa kanyang latest post ay pinost nito sa kanyang official Facebook page ang ilan sa litrato na halos hindi maganda ang postura ni Kuya Lods. So banat pa nito sa comment section ay kanyang nilabas ang dating naging pagkatalo ni General Casimero kay Moroti Madeleine ng South Africa by a technical knockout noong 2011. So rito naman ay napunarin si Acero at banat ng iilan ay iba ang dati at sa ngayon. So hamon na rin ni Acero kay Kuya Lods ay labanan nga raw nito ang kanyang dating trainer at ex-pro boxer na si Aris Buenavides. So kung matuloy daw ito ang laban at kung ma-knockout ni Kuya Lods si Aris Buenavides ay hindi na raw ito lalaban pang muli. Samantala, ilan naman sa mga boxing fans ang hindi na iwasang maitapat si Hunto Nakatani kontra sa ating kababayan na si Casimero. So base na rin sa ilang rumors ay kung matitipon ni Nakatani ang lahat ng titulo sa 118 pounds na kung tatalunin na rin nito si Takuma Inoue, ay posible na nga raw na isunod nito si Japanese superstar na Oya Inoue sa 122. Ayun lamang kung kanyang aabutan pa. So dito na rin ay birada ng karamihan ay magandang bakbakan sana na kung mangyayari ang Casimero kontra Nakatani. So matinding laban ito mga idol, lalo na at mas lalong nakilala si Nakatani nang tapusin nito sa isang round si Acero. So ilan na rin sa naging pahayag ng hapon ay wala itong sinisino, ay kung sino ang itapat sa kanya ay papalag ito. So kung magpang-abot ito sa 122 ay posible kaya ang bakbakan? Sa kabilang banda naman, paghahanda ni Naoya Inoue sa kanyang nalalapit na laban kontra kay TJ Duheny ay nagpost naman sa kanyang social media account na puspusan na ito ang kanyang pag-eensayo. So prediction na rin ng karamihan para sa labang ito ay walang kakainin si Duheny dahil sa matanda na ito at kakainin lamang ng halimaw. So kung tsamba naman ang pag-uusapan na para manalo ito sa laban ay malabo pa rin daw na ayon sa karamihan.